morning mga kabady. Ngayong araw ay i-troubleshoot natin ang isang centralized water heating system ng isang spa. Ang feedback sa atin ng client, once na nag-on tayo ng breakers, after a few seconds, mga 10 seconds hanggang 20 seconds, nagtitrip po ang breaker. So, susubukan nating i-troubleshoot kung ano pong dahilan o bakit nagtitrip ang kanyang breaker. Ang karaniwang dahilan po ng pagtitrip ng breakers natin ay maaaring nandito sa thermostat. Sa upper thermostat o kaya nandito sa lower thermostat. Sa upper thermostat, nandito rin po yung kanyang upper element, upper heating element. Sa lower thermostat, nandito naman yung kanyang lower element, lower heating element. Mga kabady, susubukan natin i-troubleshoot dito para malaman natin ang dahilan kung bakit nagtitrip yung breaker. Buksan po natin yung cover. Ayan, mga kabady. Ang kanyang insulation. Take muna natin. Then, tanggalin natin yung cover o kanyang thermostat. Mga kabady, kapag kayo nag-troubleshoot, syempre huwag natin kalilimutang i-turn off muna yung power para sigurado tayo. Mga kabady, ito ang kanyang upper thermostat. Ito po yung kanyang upper thermostat. Ito naman yung upper element. So, susubukan natin mga kabady i-test itong thermostat. Kukunan natin siya ng continuity para malaman natin na nasa good condition pa to or nasa bad condition na. So, itetest natin siya mga kabady. Itong thermostat natin, siya yung nagko-control ng water temperature above and below the desired setting. Kapag na-sense ng thermostat na mas mataas sa desired setting, automatic nagsa-shut off siya. At kapag na-sense naman niya na below the desired setting, automatic mag-on siya. Bibigyan niya ng power itong element. So, iinit yan. In return, iinit yung tubig para mag-circulate sa kanyang mga sinusuplayan. Sige, mga kabady, subukan po natin i-test. Gagamit tayo ng multi-tester.
So, continuity. Ayan, mga kabady. Okay naman itong ating thermostat. So may continuity siya. Ngayon, subukan din natin i-test itong lower thermostat. Ito, mga kabady. Yung kanyang lower thermostat. Subukan din natin i-test, mga kabady. So ganun din mga kabady, mukhang okay naman yung kanyang lower thermostat, pero siyang continuity. So susubukan natin. Susubukan nating i-on yung breaker. Paandarin natin 'to mga kabady. Susubukan natin kung nagpa-function ang kanyang thermostat. Yan, mga kabady, iyon natin ang breaker. So, check natin mga kabady kung meron siyang power sa kanyang element. Wala siyang power mga kabady. So check natin kung bakit nagkaganon. Naka-on naman ang ating breaker. So i-check natin yung kanyang source. Eto mga kabady. So, naka-off. Iyon natin. Ayan. So, obserbahan natin mga kabady kung magtitrip pa siya. Check natin kung meron siyang power sa kanyang element. 220 mga kabady, meaning may ang kanyang element ay may boltahe. So check natin kung iinit yung tubig. Thank you.
wala pa mga kabady. So mga kabady, yan lang muna ang may ipipresent ako sa inyo ngayon kung paano pag-troubleshoot ng isang water heater. Ang most common trouble nito nandito sa ating thermostat. Kapag defective na mga thermostat, so kailangan nating i-replace. So sa ngayon mukhang okay naman siya. Hihintayin na lang natin na uminit ang tubig. So mga kabady, balik tayo dun sa tanong, bakit lagi nagtitrip yung breaker ayon sa client? Ayan, makikita nyo. So ang gagawin natin, papalitan na lang natin itong breaker kasi medyo may kalumaan na to. Maaaring siya ay worn out na. At saka hihigpitan natin yung mga wirings mga kabady. Kasi isa sa nagiging dahilan ng pagtitrip ng breaker ay isa rin sa nagiging dahilan ay yung loose wirings. O kaya worn out na yung breaker itself. Papalitan natin yan mga kabady. Re-recommenda natin sa client. Ayan. So, na-testing natin to. Mukhang okay naman yung thermostat. Wala naman siyang maging problema. Wala naman siyang problema, mga kabady. Kasi kung bad ang thermostat nito, talagang ititrip niya yung breaker. Kasi nagdodraw siya ng current na hindi kayang i-hold ng circuit. So isa yon sa nagiging dahilan. Sige po mga kabady. We'll be right back.